Ayan! Kanina pa natin siya hinihintay. Medyo na-delay lang ng slide. Nadelay kasi yung flight ko. Oo, na-delay ang flight. Eto na siya. Let us all welcome, Melai! Jenny Mercai. I'm back! Sobrang tumatok talaga yung Ken Bates. At saka yung teacher, there's some transformation. Oo nga. Sa your face. Isa yun sa patok na kamukhang-kamukhang. Kamukha ko talaga si teacher Joseph. Oh, kamukha mo talaga. Pero isa nakakalungkot na kuan para mas mataas na ang ilong ni teacher Joseph sa akin. Yun lang. Akala ko patas lang ang laban pero mas mataas ko lang. Sinukat ko. Secret na pasukat. Yun lang ang nilabang. Yun lang ang nilabang ni teacher. At ang hair. Tsaka ang ngipin ni teacher. Alam mo naman ngipin ni teacher. White ear teeth. Sa akin is may pad ako ano. Yellow. Ayan. Eto na nga. So sisimulan natin. Siyempre nandito si Melai to promote the prenup. So, yeah. What is it all about, Melai? It's all about love. It's all about love. Hay nako, wag niyo talaga itong palampasin itong prenup na ito. Pero hindi ito pre, ha? Baka inisip niyo pre. Manood kayo sinahan with pay. Kasi itong prenup na ito, with love to na matutunghayan niyo. Di ba ang word na prenup sa kasal yan? Nag-prenup na rin kami ni Jason eh. Yes. Pero ito, sinukat ang kanilang pag-iibigan sa prenup. Prenuptial agreement. So, makikita niyo naman sa trailer niya na talaga namang may mga luha pa dyan. At ako naman, ang role ko dyan ay talagang supportive na sister. Anong name mo dito? You are? Choosy. Nakalimutan ko. Ako si Choosy. Kasi napaka-choosy ko sa boys. Sa, dito sa movie na ito. At saka, kapatid kami ni Jenilyn. I'm very sorry sa mga hindi maniniwala. Pero, patas lang kalayo. Hindi nagkakalayo. Yes. Sa kuwan pa lang, sa noo pa lang talaga. Patas lang ang laman. Ang ganda level. Patas lang. At saka, kung gusto nyo makikita ng New York scene, maraming New York scene dito. Kasama pa kami. Ah, kasama? Oo. In fairness. Sorry na kayo. Kaya, sorry na lang. Please, manood kayo ng prenup. Malapit yan ngayong October. Directed by Direk Jun Lanang, under Bigal Films. Oh, wow. Promote agad si Mel. At saka huwag niyo isipin na horror to dahil nandito na ako. Baka iniisip niyo horror to dahil Bigal Films at nandito ako. Anyway, ito ay love story. At mag-i-enjoy kayo dahil maraming mga kakikiligan na mga moments dito sa prenup. Ayan. O eto, dahil ikaw si Choosy, gaano ka ka-choosy dito? Kung magaan yung pinaka-ugali or character mo dito sa pelikula bukod sa pagiging choosy. Ang character ko dito sa pelikula. Choosy ako dahil kuan talaga yung parang gano'n napaka-social ako. Social talaga ako dito. Napaka, I don't want it. Miss Chris na yun. May pagka-choosy talaga ako dito kasi para akong yung social, tapos sa mga kapatid ko dito, si Jenny may pagka-simple lang. Ako yung pa-feeling yung social. Pero ako naman yung takob sa kuan, kagandahan. Pero ako pa yung social, class A ka. Class A ako, siya class B. Class B. Ako talaga ang class B dito sa movie na ito. Pero makikita na ang comedy side. Kita na, the choosy. Meron ka bang parang inspiration para dun sa social side mo? Kumbaga, meron ka bang pinagayahan, or pinanood, or peg? Isa lang peg ko. Georgina Wilson. Pati sa outfit! Yes. Pati sa outfit. Pero ang buhok, parang yung mukha, hindi naman pa Georgina. Pero ano ka ang mga outfit? Diba? Talaga namang social ang aking buwan. Ang unang pet ko, Georgina din. Georgina... Alahap. Sorry. Georgina Wilson talaga ako. Georgina Wilson talaga yung aking buwan. Punta ko na mapunta Georgina. Pare niyo eh, chari lang, no, no, wait, chari, sorry po, chari lang po sa mga, hi, Mirelle, okay, so, Georgina Wilson, bakit si Georgina Wilson ang gusto mo, ang pinag mo, for the film? Kasi makikita mo talaga, natural ang kanyang pagka-social eh, kay Georgina, kaya, feel ko talaga na natural. Oo. Paano, papakita mo nga sa amin, kung i-susuklay ni Georgina ang kanyang hair? Georgina, gato, susuklay ka ng ihawi lang. Oo, yung hawi, di ba may ganon? Gato ang maghawi si Georgina. Paghawi niya, may paangat yung lips. Pero... Bago yung mga sosyal. Tayo, okay, pag gano'n natin, gano'n pa yung mga mukha rin. Kasi ang init ng araw, nakakatupi ng mukha eh. Diba yung init ng araw, nakakatupi na. Siya, kaya hindi talaga makita na tupi yung mukha. Gano'n talaga siya. Yan na. Oh, ito naman, paano kung sabihin na natin yung driver mo hindi nakarating traffic? Eh, kailangan meron kang puntahan. Paano magtawag ng taxi ang isang sosyal?
Ang isang social? Oo, ikaw, social ka na to, ka na si. Ang social talaga ngayon, iba na ang ginagawa. Hindi na pumunta sa kalsada? Oo. Haggard yun, ganun lang. Grab a taxi. I'm here! I'm here! Pero pag kuan, social talaga, grab a taxi na. Pero ang mga kuan, ang mga feeling ko siyan, But no. Yeah. No, ngayon is grab a taxi na. O ayan, kunwari, nasa resto ka, Melay. Tapos, kung may mga pulungan-pulungan ka dito sa BTA representative. may mga pinipitch na ideas. So, kumakain ka, ikaw lang. Social ka, di ba? Solo. Paano ka? Anong aura mo dyan? Ayan, may pagkain. Siyempre, yung mga piling social, ginaganon ang legs. Pero pag social ka, talagang ganun ka talaga. Okay. Hindi ka pwede makita ng mga ganito mga. Oo. Hindi pwede masingaw yung kwan mo. Social ka talaga, ganyan ka talaga. Tapos? Tapos, ganito ang ganyan mo. Hindi, ganyan. Waiter. Pagkatapos ng waiter, hindi ka pwede yung, waiter! Ganun, dapat. Can I have some fun? Para hindi ka naman yung waiter. So yung waiter sabi, Can I have some fun? Hanggang sa marinig ka ng waiter. Tapos yun, pag muya mo, ganyan ka. Pagpasok ng chukotsara na yan, hindi na pwedeng, paglabas niya, hindi na pwedeng, ganyan ulit, pag ganyan, dikit na yung lips. Pag ganyan. Hindi ka pwedeng, di ba ganyan sa atin, sa mga club? Sa social, ganyan. Hindi pwedeng marinig yung isang, kahit umani, kakainin mo, hindi pwedeng marinig talaga yan. Kailangan talaga, kahit napawisan ka, hindi mo talaga iparinig sa katabi mo yan. Ganun ka. Kahit nagutom ka. Talaga na kailangan, talaga ang peck yung social talaga na hindi marinig yung kuhan. Tapos, ang liit na movements. Tapos, pag ganyan mo, pag sumayaw ka din, ganun lang din. Ayan! Yun ang next namin. Paano pag nasa, syempre, party, bar, social? Paano pumarty? Paano mag-dance-dance? Kailangan, may pagtayo. So, kailangan meron kang kuhan dyan. Meron kang, pagdating mo doon, social ka talaga. Nakagaran ka lagi. So, pag lakad mo ganun. Kasi hindi pwedeng. Kaya, pag dito talaga ng mga tao na social ka. So, pagpasok mo yun, good morning, where's the table? So, pag table mo yan. Pag sayo na. Sayo. Ganun na ako. Ayan. Yung mga tao, ganun na siya. Excuse me. Tapos pag circle of mile, ganun ka lang. Kailangan tipid. Tipid yung steps mo. Gano'n talaga ang mga social. Yun ang mga social. Next talaga, susulitin na natin. Sa mga gusto mag-social dyan na, follow lang. Etiquette for a social person. Ito yung gagawin. Ano mo, talaga lang gusto mo lang ibig sabihin ng etiquette? Define natin. Etiquette mo. Ito ang definition. Tanungin natin kay Melay kung maano niya. Etiquette refers to conventional forms and usages. Decorum suggests dignity and sense of what is becoming or appropriate. Parang seminar lang naman nila rin. Seminar lang naman nakikita yung mga etiquette na yun. Pero, ano pa yung question niya? Ito last na. Paano pag haggard di? Siyempre, ang dami tao. Haggard ka na. Paano mo i-check ang iyong sarili kung yung mga parts na ano mo pawisan na? Pawisan na? So, kailangan mo ikukuan yan. Pag ganyan, kasi maraming tao. Ganun mo lang. Ganun mo lang. Isang kuan na parang kasi ba mag-toothpick ka, isang toothpick lang. Ito, ganun mo lang. Baka may amoy na! So, kailangan mo yung touch, one touch lang. Tanong touch and then. May something. So, kailangan pumunta sa CR. Pero pag wala, oh, no way. Pwede ka makipag-check hands. Hello, shake hands. So, talamahan naman natin. Parang ginagawa niyo ang katatawanan dito. Umami na ang mga tan dito. Buti pa dito si Kuano, San Goku. Ay, chuchu, chuchu, chuchu. Napaka-spontaneous lang, di ba ni Melay? May mga naisip na tayo. Pero karabi ang tawa niyo, parang pinagluloko niyo na ako. Basta, pray na pa. Ito ang video sa inyo, ginaw na ginaw. Ayan, ito naman. Ano yung favorite line mo dito sa prenup? Yung pinaka natatandaan mo?
Ano pa favorite line ko, ma'am? Ang favorite line ko. I-tweet ko na lang kaya. Ang favorite line ko, pag-ibig parang fishball. Ay, yung, ang pag-ibig ay parang fishball. Hindi sineseryoso yan. Dapat, tusok ka lang ng tusok para makarami. Pero sa, tagline ko lang yun, pero sa totoong buhay, hindi totoong buhay, hindi ka gano'n. Hindi gano'n, kaya masawa naman ang mga asawa ko talagang love na love ko yun sa isang kasi noon sa prenup, may dalawa na akong anak. Sa prenup, so, kasi iba-ibang papa, no? Iba-ibang papa. So, ito, parang fishbowl talaga yung mga papa nila. Fishbowl. Ito, sa totoong buhay ko, siyempre hindi lang ako gano'n. I love my family more than I love myself. Wow! Oh. Meron na mga quotable quotes dito. Yes. Oh, ito naman, how was it like working with the cast? Kumaga, kamusta ang trabaho si Jenilyn, si Sam? Uy, si Miss Jenilyn talaga, sobrang bait talaga ni Miss Jenilyn. Siyempre, hindi naman namin, hindi naman kami nagtasalam mo kasi sa kuhan sila. Sa buti ko na masabi, pero sa kabilang kuhan sila, kailang bakod. Pero alam mo, nung nakita kami talaga sobrang down to earth. Ang tawag ko sa kanya, Miss Jenilyn. So, ano ka ba? Huwag ka na mag-Miss Jenilyn. So, alam, yun, parang... So, ngayon, ano na tawag mo sa kanya? Sister. Pamadre na pala. Hindi, ang tawag sa kanya. Miss Jenilyn pa, Miss Jenilyn pa. Yun, alam mo naman, ang respeto ko talaga. And then, siyempre si Sam, kasama ko na yan sa impostor dati. Siya ang first kiss ko sa screen. Oh, oh. Di ba siya ang first kiss ko sa screen? Yes! So, yun. Ganda-ganda. So, ang sagot ako nga eh. I can't believe this happened eh. Yan, si Miss Jenilyn talaga ang bait-bait niya. And then, karang binigyan niya ako ng coupon. Hindi pa coupon ha, invitation pala. Sa birthday ng anak niya. Parang coupon, parang ticket naman. Binigyan niya ako ng kung anak niya, birthday ng anak niya. So pumunta kami ni Mela. Si Jelly. Doon nag-banding si Mela, si Jazzy. Ang mayaman din ang birthday ng anak niya. Kaya yun, doon ko na ako na find out. Kaya ano mo naman yung social, ano mo dito sa birthday ni Jazz? Hindi masyado. Oo. Kasi nagdala ko ng cellophane eh. Parang nagdala ko ng cellophane konti kasi parang ang dami yung aksaya doon ng mga spaghetti. Kinanon ko ng konti. Kaya wala ko. Sample balot lang. Sabi ko, may sample balot lang. Alam mo naman, pero ano ba, char-char lang. Hindi mo ba kaysa kaya naman ang sobrang bait talaga ni Miss Jenilyn, si Sam, si Ella. Yes, oo. Si Ella talaga ang cover din kabait kasi magkapatid kami sa Star Magic. And then sino ko ba si Kuya Dominic, si Mr. Gardo Versosa. And then basta ang dami pa na may mga cast doon. Kalimutan ko na yung mga kuya. Si Direk June lang ang sobrang bait talaga ni Direk June, thank you very much. para lang barkada June, kamusta? Direk June, you're the best talaga, Direk June. Kamusta yung kumaga nakita kayo ulit ni Sam? Di ba? O nagkasama sa isang proyekto? Gusto niya mag-ibag ulit ulit. Talaga? Saring na. O yan, makakabaliwala pa kayo. Hindi, well, English pa rin siya. Baka lagi na mo ulit sa hindi alam ko, bakit hindi ko siya pinakausap. Siyempre, pressure na naman ako pag mag-English kasi pressure talaga ako sa mga ganyan. So, pag nag-usap kayo sa amin, ano yung usual mong sinasabi? Yes or no? Yes or no, true or false, gano'n na. True! Siya, mali naman, false. Tapos tali ko dagad ako kasi hindi ko na kaya. Makapagharap ko kaysa talagang dugo na dito. So, yun. Yan na, pera ko sa amin. Pero nagtatagalog naman din siya ngayon. Nagtatagalog siya ngayon. May kuha ng date lang, MWF. Hindi mo rin masyadong matimingan kasi shooting namin mga TTHS. Sorry. Char lang. Baka maniwala naman kayo dyan. So, char lang. Baka sabihin nila, wala natin sa labi ito maayos. Alam niyo naman, pagpagabi na. Ayan, tuloy-tuloy lang kwentuhan. I-send yun na yung mga questions nyo and messages nyo for Melay. Dahil sa pagbabalik po natin, magbabasa si Melay ng mga messages dito po sa Kapamilya Chat. At nagbabalik po tayo dito sa Kapamilya Chat with the very energetic and funny and the beautiful Melay. Gusto mo yung beautiful? Oo. Isang hembem na muna dyan. Nire-request ng mga... Gito, tapos si Tito siya. Hembem! Pero hindi lang naglalabas siya eh. Kasi nga family girl, family ko si family woman. Wow, trivia yan ha. O yan, eto na. Chance na ng iyong mga fans na ma-recognize dito sa Kapamilya Chat. So, basa na Melay. Start na tayo. Okay, comment from Chandra. Wow.
good afternoon, Melay. Super love ka namin. Magbayad ka na ng utang mo. May chair na wala pala. Love na love ka namin. May lason solid. Paano kayo mag-spend ng quality time together? Lalo na busy kayong dalawa ni Jason. Actually, kami naman, ako naman ang work ko is TTHS. Si Jason naman is MWF. So, hindi kami nag-aabot. Hindi ko rin napansin yun. Hindi naman, ang taping naman niya sa Outworld is Kuan. Umuwi siya agad ng, kasi pinang ilang sequence lang siya. So, pag gawin niya, andun ako. So, spend time agad kami together. with Baby Mela. Baka kala niyo naman kami lang together. With Baby Mela, but with the family. Nag-pray kami together. So yun, minsan nagmumuling kami. Tapos minsan nanonood kami ni Sinit, kami dalawa lang ni Jason. Minsan sinasama namin si Mela. And then kumakain kami ng masasarap na foods. Alam naman kumain kami ng hindi masarap. Ang normal naman siguro kami. Ito pa isa. Comment from Julie. To Melay, anong pinakasweet na ginawa sa'yo ni Jason bilang asawa niya? At anong si Jason bilang asawa at tatay ni Mela? Tao, siyempre sa sinasabi. Pinaka-sweet na ginawa ni Jason. Pinaka-sweet na ginawa ni Jason sa akin is, lahat naman sweet. Every, kahit na ngayon na kuha na kami, mag-asawa na kami, meron pa rin siyang gift sa akin sa mga Mother's Day, mga Valentine's Day, lahat ng mga day. So parang, kita today, Jared. Lahat ng mga kuha, talagang, pero pinaka-sweet talaga sa akin, yung kuha namin, engagement namin. Aww. Yung, nagsabi siya sa akin na, ga, pumunta ka ng CR. Kasi umaga yun, sabi ko, ga. Sabi niya, pumunta ka ng CR, mag-umog ka dun. So akala ko ang bawat hining ako. Pag ang may kawal, confirm na. So sabi ko, pinamumog pala niya ako dahil andun pala sa CR yung mga surprise. Yun pala ang sobrang pinaka-sweet. So bumaba, sa baba ako nagmumog. Kasi bakit kaya ako sa CR pamumugin nito? Nagalit siya, bumaba. Doon ka sa taas, magmumog. So magmumog ko, nakita ko doon sa pasalamin, will you marry me? You are my Instagram. So yun, pero nagalit ako. Kasi naubos yung lipstick ko ginamit. Magsulat ng subuan ni sa salamin. Mahal ang lipstick. Oo, nakakatubusan. So yun, pero sobrang sweet niya. Tapos with all the wedding ring na 3 gifts pa. Kahit nahirap siya, with all the, one talaga siya, pangmayaman talaga, mahal yun. So yun, at anong asawa si, anong ama, sobra, siya talaga ang pinaka-sweet na father sa akin. Na-realize ko nga, ang hirap pala pa mag-alaga ng anak nang walang katuwang. Kasi, minsan pagpagod na ako, meron, ga, ikaw na nga, ga. Siya naman yung, siya talaga yung wala talagang, kahit na pagod kami dalawa, pag, ganun si Mera, problem yun siya ng gatas. Wala yan siya yung, hindi niya binibilang kung siya, sino mas pagod sa amin. Siya talaga yung natitimpla, kasi love niya talaga ang anak niya. Okay. From Stardy. Hi, Melay. Over-over ka ka-blooming. Hiyang na hiyang ka sa buhay may asawa. John! My question. Paano kayo nag-spend ng time ni Jason alone? Thank God. Alone. I-describe mo daw. Gusto mo sabihin ko sa iyo. Hindi, alone kami is, kung ano, sinanood kami ng mga movie. Pero syempre may mga alone na mga secrets. Hindi ko pwede sabihin sa iyo. Pero pag kami lang, naghahagag ka niya. I love you. Siyempre, ano ba ang ibig sabihin ng hug? May love ka talaga dapat niya, di ba? So, naghahag kami, I love you, Papa. Lagi kami nagsabihin ng I love you each other. Every day. So, yun namin, in-spend namin ng time. Comment from guest. Ayaw talaga niya mag-iba ng word, no? Pangalan, guest lang talaga siya. Hi, Melay, malapit ang birthday, Jesus. What are your plans? Actually, ang plans ko, hindi na siya surprise eh, kasi may painting din ako eh. Kasi, so, ang plans ko is, luwasin ko lahat ng kapatid niya, at saka yung mama niya. And then mag-birthday party kami sa, ano, mag-Halloween party kami, birthday niya. Mag-birthday party kami dun sa bahay. So mag-celebrate kami ng mga handa-handa. Siyempre, kung dati mga bihon-bihon, ngayon, spaghetti. At mga cake, ice cream, lahat na pangmayaman ng mga pangalan. Mga cake, mga ganun. So, i-celebrate namin with love. At pagkagabi, ibibigay ko na ang ayang surprise. Wait, may certificate na kami. Ang mga MTRCB dyan, magkuhan mo na kayo, mag-traffic mo na ngayon, huwag kayo mando dito. Comment from Joshua Balienas. Greet me please, Joshua Balienas. Talaga namang nag-greet na kita ng pangalan. Hi Joshua, mag-ingat ka dyan ha, baka na-traffic ka. Magkuhan ka dyan, mag-focus ka dyan sa kuhan mo. And Jamilin, comment from Jamilin. Melay, kailan mo susundan si Baby Mela? Gusto mo bang
nasa harap ka namin habang sinusunod. Kasi kung makatanong siya talagang curious siya. Jamie, huwag ka mag-alala, Jamie, dahil soon, baka mga after 2 years or 3 years, kasi ang hirap talaga mga anak. Yes. Alam mo, nung nanganak ako, na sobra akong proud sa mama ko. Nung nagkaanak ako, tama yung nagdagan confidence ko. Dati parang mahihain ako. Yes. Kasi ngayon, naramdaman ko talaga yung paglabas ng ulo. Talaga, talagang success talaga. Parang feeling ko lamang ako sa ibang babae. True. Hindi yung kaya ng ibang babae. True. Yung pagpanganak na normal, yung lumabas talaga. Oh. Kasi yung iba, hiwa-hiwa lang. Ako talaga, damn! Ito, nakahit pa. Back to virgin. Kaya huwag ako sa chakin. Talagang, ano ang question niya? After 2 years, bakit napunta na ako sa pag-over? And last one. Why so sexy? Totoo ba? I cannot believe ako sexy ba talaga ako. Siguro, dahil nga, over-over ang trabaho kaya siguro ko. Pero sabi nila, sexy daw talaga pag mga anak ka ng 25 years old. Pag 25 years old ka mga anak or deep below 30, babalik yung katawan mo. Pero pag mga 30 plus ka ng mga anak, goodbye na rin sa kwan. Goodbye. Mag-exercise ka na lang. Yun ang sabi nila eh. Okay. O ito na pinakihintay na ating bagong segment. Ano yan? Main? Or magbabasa tayo ng mean tweets. Ay, main. Ano naman main? Main tweets. Ito parang okay, Gmail ay. The season of BB is worst. I will hate you forever, Nelay Cantivera. The season of BB is the worst. The season of PBB, namin? Oo, our first, I will hate you forever, Melay Cantivero. Gabi ka naman, baka forever. Huwag ka nang ma-hate kasi, huwag ka nang ma- pero masakit din pala pag ganito naman. Pero Jerry, parang masakit kasi Jericho eh. Idol ko si Jericho, Rosales eh. Parang pangalan ba niya? Pero huwag ka mag-alala. Kung worst sa amin, manood ko lang ng PBB ngayon. Baka hindi worst ngayon, ha? Para hindi ka maka-hate. Well, don't hate me forever. Till tomorrow na lang. Baka ano pa mangyari sa'yo? I-swipe ko lang sa'yo. Patay! I hate it when Melay Cantivero speak. I hate it when Melay Cantivero speak. Tapos nag-hashtag siya ng no hate. Ano ba to si Julian? Alam mo, uso yung hashtag na yan, ah. Alam mo, Julian, pinapasakit mo hulo ko, Julian. Mas tanggap ko pa nung sabi kang, with hate. Pero sabi ka ng no hate. I hate it when you're like a type. Marami din na-hate ito eh, kasi ang bilis ko magsalita eh. Pero kahit anong training ko kasi, ng slow. So, ikaw na yan eh. Hindi ko talaga makuha. Humapol ka na lang, nandito na ako sa ito eh. Wala dyan ka pa sa Ancho Boulevard. Takbo ka na agad. Inigo Pamintuan. Inigo pa lang, katakot ko parang ang bato-bato. Melay Cantivero is reportedly having a solo concert. Isa tong sampal sa mga lehitimong singer na hindi nabibigyan ng opportunity. Ito totoo ba yan? Totoo naman, naikot mo sinasabi din na sampal din. Basta umiyag lang yung mga lehitimong. Basta hindi siya masampal. Alam mo, hindi ko naman expect mo bakit ako nag-concert eh. Pero nung in-explain sa akin, may lawag ka namang feeling dahil umidi concert yan. So natanggap ko naman. Kaya, sa mga nasampal, umilag lang kayo para wala namang problema tayo, ha? Ay, panahinin na bibigyan ng opportunity. Yun lang eh, sa totoo naman talaga, true, nangyayari talaga yan yung mga magagaling hindi na bibigyan. Mag-contact na lang kayo sa isa't isa, tapos kumanta siya sa harap mo para naman hindi ma-waste yung talent niya, okay? Mela, you so fail. You so fail. Ano ba yung fail? Di ba may you nailed it, you failed it. So I failed it. Pero tumawa siya. Sige, sige, matangin. Natatawa ako, mukhang bangkay na hindi na ako. Saya ng YMSM. Oo nga yun. Yung mga mukha ko doon talaga, babangkay talaga lahat. Yung parang parang turn. Yung mga wrong turn either doon, doon ang mukha ko doon. Pero wala tayong magagawa kasi alam mo naman talaga. Talagang ang hirap kumita ng pera. Pag tinawag na pera, talagang active tayo dyan. Pwede naman tayo mukhang pera para nagpambuhay sa pamilya natin ba? Tama! Kung walang halagang pera, bakit pa ako magkuhan? Mukhang bangkay, di ba? Ito, Diego. Naalala ko si Miren nung sabi, ayaw daw niya magmana nung baby nila nung minsan nakatangalan niya mag-toothbrush. Oo nga. Pero, ngayon lang, toothbrush naman siya. Kasi may pagka-chosy kasi ako sa toothpaste eh. Tiyari. Makarason lang. Hindi, oo nga. Talaga namang,
Minsan kasi naiisip ko, kumakain ako ngayon, tapos matututbrush ako, parang nawala na yung panlasa ko sa pagkain. Oo, oh, wala ni last taste. Oh, parang waste ng yung pagtututbrush. Ganap kasi parang, ang laki ng iwan ko ng ipin eh, ginagalan ko rin yung mga tinga eh. So bakit pa ako matututbrush? Kaya sabi ko sa sarili ko, pero ngayon, I've realized, sabi kasi ni Gaok na kailangan ko magtutbrush. Because no cavity. Ay sabi ng asawa ko, hmm, magandang asawa ko yun pag nakipag-usap ako. Melay doesn't deserve to win. I am not a hater. It's just JR deserve it more. He is so talented. I cannot believe that he didn't win. Totoo talaga yan. Totoo naman talaga yan. Ako tagap naman. Pero ako nagpasalamat ako dahil merong voting. Kasi kung hindi ito voting. Ang sambayan na nagsalita. Pero hindi naman din sambayan. Totoo lang. Siya talaga yung ang galing doon sa face at saka sa voice. Si Kuya JR talaga yun. Pero dahil nga nauso ang voting, at saka hindi ko alam mo naman ang mga Pilipino talagang pag nakiliti sila, hey! Boto agad sila. Diba? Pag yung mga Pilipino, matawa agad, boto agad. Kahit na hindi naman kuan. Pero siguro nabi dahil pag the breaking ball na rin yun. Mm-hmm. Pero totoo ka naman, Jen, kuan anak Crisolo, huwag ka na mag-alala dahil mananalo din si Kuya JR. Sa puso mo. Diba? Mananalo din sa puso mo. Pero totoo yung sinasabi mo, huwag kang mag-alala. Ako tanggap ko rin yan. At saka, we love each other. Kami yung yes, sa your face. Family talaga kami. Hanggang ngayon, meron kaming bonding. Meron nga kaming bonding sa November. Pupunta kami ng kuhan. Tcha! Sa mga gala namin. Ito. Jess, Queen, I really, really hate you, Melay. Gabi talaga pagka-hate niya. Talaga hindi magkatawaran. Okay lang. Huwag ka nang masyadong ma-stress. Basta two days siya nag-tweet. No, 2 days pala siya nag-tweet na I really hate. Huwag ka na. Kumanta ka na lang, I really, really hate you. Irish Blonde. No hate, but I think Noy is much deserving to win than Melay. Just say. Ilang days na ba ito? Nagawa na ito sira. Hindi, totoo naman talaga yun. Ang daming deserving talaga sa amin. Kasi totoo lang, ako lang unang busi sa aming apat. Ako talaga yung parang imposibleng manalo. Kaya naniniwala talaga ako sa miracle. Yes. Kasi talaga kung hindi naman yun voting. Tsaka kahit na nga voting yun, hindi pala akong makapaniwala na ako eh. Baka nga yung mga DTR representative may ginawa yung charge. Hindi, thank you very much talaga sa mga nag-vote. But just saying, no, you're not saying. You're saying the truth. Totoo talaga yun. Ito pa. Bakit walang Twitter si Melay? Hindi naman bawal ang bolol. Hindi naman bawal ang bolon at mabilis magsita dito ha. Si Ryan Bangko nga nagti-Twitter. Totoo yan. May Twitter ako dati, Melay mo mag-tweet. Tsaka Melay mo mag-insta yung ating Instagram. Nabasag yung cellphone ko. Hindi ko na alam yung password. Kasi di ba magbasag yan, kaya hindi ko na alam. Ngayon, yung Instagram na may mag-asawa, parang updated ko ang mga ah. Good Jesus, mga ganun-ganun. So, yun na lang. Ito pa meron sa Melay, magbayad ka na ng utang niya. Wow, palakpakan naman natin si Melay. Pero kailan lang yan ako sa yung niya? Lately lang. Oh, sila Agritis nagbasa na rin levels. Wala kasi kami may kuha ni Menonal dito eh. Oo. Oh, oh. Sa nunan na lang kami kuha. Matos ang laban. Oh, yan. Syempre may mga inaabangan na pasabo si Melay dito sa kapamilya. Chat lagi naman, di ba? Pero bibitinin natin ng slide, oo. Ang yung mga fans sa nag-online. So, abangan niya yan. Dito lamang po sa kapamilya chat. At magbabalik po tayo dito sa kapamilya chat with Jessa. Ayan, ang dami nanonood dito ng live na live po dahil si Melay nga naman pinapasaya ang ating gabi. Gabi na ngayon, di ba? Oh, ayan. So ito, ang ating challenge for Melay na ginawa ni Ariana Grande. Level. Oo. Kakantahin niya ang mga songs na request natin for her. And, pero may gagayain siya ng mga sikat na personalities. Oh, sige. Oo. Game ka na ba, Melay? Game na ako. Okay, game. Ang first na kakantahin mo is Happy Birthday being Aling Junisha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mali! Happy birthday. Happy birthday to you. Jinky! Ang ginisaya lang. Next is Twinkle Twinkle ni Rihanna. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Hey, Justin.
Sino ba yung Justin Grant? Hey, Graham. Diyan yung asang boyfriend niya? Hey Chris Brown. Hey Chris, ulitin mo na. Twinkle, twinkle. Hey Chris Brown. Okay, next is Bahay Kubo being Britney Spears. Ay, I'm sorry. Bahay Kubo, oh baby baby. Kahit munti, oh baby baby. Next is ABCD by the King of Talk Boy Abunda. A B C D E F G. Halika, usap tayo. And the last, Rain Rain Go Away being the Queen of All Media. Rain, rain, go away, baby. Come again another day. Little children wants to play. Thank you very much, Kapamilyasyaan, for having me here. Huwag niyo po talagang kalimutan ang prenup. Makalimutan niyo nang kumain, basta huwag lang yung prenup. Prenup po, ngayon, palabas na next week. Sa mga sinihan, lead by Miss Jenny Mercado sa Milby and yours truly and Ella, directed by Direct June Lanang at marami pa mga artista na kasama nito. Kaya watch na kayo ng print na kung gusto niyong kiligin ngayong Halloween. Sorry na. Thank you so much, Ella. Na nag-log on simula kanina, kay Ella at of course, kay Melai. Thank you, guys!